Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababansa. Sa araw na ito, ang magiging topic natin ay tungkol sa rehiyon ng araw na binabanggit ni Dr. Rosie Rizal. Ano nga ba ang rehiyon ng araw? Okay. Kailangan po nating maintindihan kung ano ang rehiyon ng araw. Sapagkat napakahalagang maunawaan ng bawat isa kung ano ang ibig sabihin ni Dr. Rosie Rizal na dapat nating malaman at maunawaan na ang rehiyon ng araw ay isang space o isang lugar na matatagpuan natin sa kalawakan. O sinasabi natin na in religious term, sa kalangitan. Dahil alam natin, kahit sa ating panalangin, na kung ano ang mayroon sa langit, ay ganun din sa lupa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ang langit at ang lupa. So, nandyan yan sa tinatawag nating Our Father in heaven, o ama nating nasa langit. Okay. Yung gumawa ng langit at ng lupa. Okay. So, binigay ng Diyos ang lupain ng Pilipinas hindi sa dugo ng kahit sinong tao. Okay. Kundi ang Diyos ang naglagay ng tao sa bawat bansa. Okay. Yan ang pinakikilala ni Dr. Rosie Rizal. Na dapat hindi basta bansa ang tinatawag ni Dr. Rosie Rizal na kanyang tahanan. Kundi ito ay tinawag niyang bansa ng ating Diyos. Okay. So, ang bansa ng ating Diyos ayon kay Dr. Rosie Rizal ay nakalagay hindi sa loob ng Chinese village. Okay? Ayon kay Dr. Rosie Rizal, ito ay nakalagay sa rehiyon ng araw. Okay? So, ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, maliwanag na walang kinalaman ang Chinese village. Okay? Ito ang ibig sabihin, Dr. Rosie Rizal. Okay? Yan ang sinasabing region of the sun. Sa center, ay meron kang tinatawag na araw. At yung araw na yan, ay lumalabas sa silanganan. Paglabas ng araw sa silanganan, makikita natin ang mga karagatan at mga bansa na kung saan nandun sila sa tubig, sa katubigan, sa mga kapuluan, nanduroon ang mga bansa. At ang mga bansang yan, sabi ni Dr. Rosie Rizal, ay nasa rehiyon ng araw. Sa makatuwid, kung ang Pilipinas ay isang bansa na nasa kalangitan, ang bansang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw. At tinukoy ni Dr. Rosie Rizal na ang rehiyon ng araw
ay hindi mo makikita sa Chinese root of ancestry. Yan ay nasa space of time. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, siya ay nagpaalam sa isang bansa na makikita mo sa araw at gabi. Okay. Makikita mo ang Pilipinas mula sa pasimula hanggang wakas ng panahon. Sapagkat ang araw ang nagtatakda ng panahon. Umulan, uminit, maging taglamig, maging tag-araw, maging bukang liwayway, maging umaga, tanghali, hapon, takip silim, hating gabi. Lahat ng mga bagay na yan ay nasa rehiyon ng araw. Okay. Hindi mo pwedeng kunin ang rehiyon ng araw at sabihin mo, yan ay dugo ko. Diyan galing ang ancestors ko sa rehiyon ng araw. Amin yan. Tahanan namin ang rehiyon ng araw. Sinabi ni Rizal, yung rehiyon ng araw na yan ay bahagi ng aming tahanan. So yan ay may pagkasakim ka na. Kung pati ba namang yung rehiyon ng araw, inilagay mo sa dugo mo. So hindi ganyan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal na kasaysayan ng Pilipinas. Na dahil ang dugo niya ay nandito sa karagatan, ay kanya na yung rehiyon ng araw. Okay? So ang rehiyon ng araw ay sukat ng space of time. Diyan sinusukat kung gaano kalayo ang nalakbay mo, kung saan ang direction mo, kung saan ka nagmula, at kung kailan ka pinanganak, at kung kailan ka nawala o pumunta sa kabilang buhay. Okay. Yan po ang tinatawag na rehiyon ng araw. Ang bawat araw ay may bilang ng bawat oras. At sa bawat oras, dapat malaman mo kung nasa saan ka. Kasi kung hindi mo alam kung anong oras ka umalis, at anong oras ka darating, at kung saan ka nagmula, magiging palaboy ka. Wala kang orasan. Hindi mo alam kung anong oras ka kakain, matutulog. Hindi mo alam kung anong oras ka ipinanganak, at saan ka pinanganak, at kailan ka pinanganak. The basic foundation of life is light. Kung wala ang liwanag, walang katotohanan, wala kang makikitang tama at mali. Lagi kang mahuhulog sa iyong nilalakaran. Kaya napakahalaga ng panahon. Diyan nabubuhay ang tao, ang hayop, ang halaman, ang mga bagay na nasa kalangitan at nasa kalupaan. Okay. Kaya unang sinabi ni Dr. Si Rizal na siya ay mayroong bansang nasa rehiyon ng araw. Okay. Dahil ang rehiyon ng araw ay foundation ng buhay. Okay. At yan ay hindi kinaroroonan ng dugo, ulahi. Okay? Yan po ay space of time na nagpapagalaw sa bawat buhay at sa bawat mga bagay na nasa kalangitan o nasa kalupaan.
Okay. Sa mga tuwid walang kinalaman ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal sa claim ng Chinese ancestors. Okay, kasi ang panahon at oras at ang araw ay walang kinalaman sa kasaysayan ng kahit sinong tao sa ibabaw ng mundo. Diyos lamang ang pwedeng maglagay ng rehiyon ng araw sa kalawakan. Okay, so walang katotohanan ng founding father ng bansa ni Dr. Rosie Rizal ay Chinese ancestors ni Duterte, ni Aquino, ni Marcos, ni Xi Jinping, ni Sima Rezicion, ni Sara Duterte, ni Manny Villar, ng mga Kuangco, lahat ng mga na Chinese Filipino na nandyan sa list of Chinese Filipinos, ang kanilang ancestor sa China walang kinalaman sa rehiyon ng araw. Okay? Ang rehiyon ng araw na sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay may papaliwanag natin ayon sa kanyang nakikita dito sa paragraph 3 ng last farewell o huling pamamaalam ni Dr. Rosie Rizal sa kanyang bansa. Okay? So ang last will ni Dr. Rosie Rizal ay hindi pamamaalam sa kanyang lulo na inchik o tungkol sa lulong Kastila o kung sino mang lulo yan, no, na mga mangmang na mula sa ibang bansa. Okay? So dito may isang foreigner na matalino. At matalino lang na foreigner ang nakikilala ni Dr. Rosie Rizal, kaya ginagawa niyang kaibigan. Sa mga tuwid, kung dayuhan ka katulad ni Kiyenan, ano, dahil si Kiyenan ay isang immigrant, ano? So, maraming sinasabi si Dr. Rosie Rizal na itong si Kiyenan ay isang dayuhan at inaamin nga yan ng mga inchik na si Kiyenan ay isang dayuhan, ano? Immigrant dito sa sinasabi yan ay nasa plucky or pluck, no, isang marmol, no, diyan sa Rizal Square sa Jingjiang, no, na itong si Kiyinan alias Domingo Lamco, no, ay isang immigrant o isang dayuhan o isang palaboy nang siya ay dumating sa Pilipinas. So, anong kinalaman ng isang palaboy sa rehiyon ng araw? Okay? Dito, sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na ang nakatira sa kanyang bansa ay hindi palaboy. Okay? Ibig sabihin ng home ay diyan ka sinilang ng iyong mga magulang. Hindi ka foreigner. Sabi. Maliwanag na mali na agad ang claim at ang history ng mga Chinese ancestry sa Pilipinas na si Jose Rizal ay isang immigrant. Ang isang nagsasaysay ng kasaysayan ng kanyang mga magulang at ng kanyang tahanan, nararapat na hindi ka magmukhang dayuhan sa sarili mong tahanan. Nararapat na alam mo kailan ka sinilang sa kalangitan at kailan ka namatay sa kalangitan dito sa lupa. Okay? Sabagat ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay langit at lupa. Ang salitang bansa ay lupain. Ang salitang Eden ay lupain. Okay? Hindi yan ancestors. Lupain. Okay? So paano mo aasawahin o kakamag-anakin ang lupain kung ikaw ay dayuhan, no? O immigrant. Okay? Pag sinabing may bansa ka, hindi ka immigrant. Hindi ka dayuhan. No? Diyan ka talaga ipinanganak. Okay? Kaya dito, maliwanag na alam ni Dr. Rosie Rizal kung saan ipinanganak itong foreigner
At kung siya, saan ipinanganak ang kanyang mga magulang, at kung kailan siya sinilang ng kanyang mga magulang sa kanyang bansa. Okay? So, ang palatandaan ni Dr. Jose Rizal na ikaw ay hindi isang dayuhan, alam mo kung kailan ipinanganak ang bansa mo diyan sa kalangitan. Okay? Pag sinasabing Eden, ang Diyos ang may alam kung kailan niya nilalang ang iyong bansa at kung kailan ang iyong ancestors diyan sa bansang yan, sa lupain na yan, nilikha ng iyong Diyos. Diyos ang may alam kung kailan ka nilikha sa lupain yan. Okay, yun ang ibig sabihin yan. Hindi ancestors ng China ang may kinalaman sa Diyos. Yung Diyos ang may kinalaman sa lahat ng tao, maging Pilipino ka man o maging Austrian o isang sweet foreigner. Okay? So, ang isang sweet foreigner, hindi niya kakamkamin ang rehiyon ng araw at aangkinin na kanya yung perlas. Anay? Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, ang rehiyon ng araw ay kinalalagyan ng kanyang bansa na tinatawag niyang sorrow of his sorrows. Ibig sabihin, kapighatian ng kanyang kapighatian. Okay? Gibain mo ang tahanan ng mga Pilipino, ay giniba mo ang damdamin ni Dr. Jose Rizal. Winasak mo ang kanyang nationality, ang kanyang birth of origin. Ha? Winasak mo ang bahay ng Diyos. Okay? Winasak mo ang kaharian ng Diyos. Okay? Kasi ang Pilipinas, sa pagkakapahayag ni Dr. Jose Rizal, ay bansa ng taong tumatawag ay doon sa Diyos na lumikha ng kanilang bansa. Okay, makikita mo dyan, malinaw na pinaliwanag ni Dr. Jose Rizal na yung bansa niya ay Diyos na bansa ng Diyos, no, na mapanalangin. Okay. O mga taong mapanalangin sa Diyos, tumatawag sa Diyos. Kaya mapansin nyo na ang mga Pilipino, hindi naniniwala na sasambahin nila yung mga ancestors nila na tatawagin na ang kalangitan o ang rehiyon ng araw ay ginawa ng kanilang ancestors. Hindi mo pwedeng i-claim na ancestors mo ang gumawa ng rehiyon ng araw. Kaya nga tumatawag sa Diyos dahil hindi mo kayang gawin yung sarili mo. Okay? Humihingi ka ng tulong dahil hindi mo kayang gawin yung lahat ng bagay na nakikita mo. Lalo na yung mga pangangailangan mo. So mali yung i-claim ng incheck na pati yung Diyos ay ginawa niya nila sa rehiyon ng araw. Dahil ang Pilipinas ay bayan ng ancestors ng province of Fujian. Okay. So, ang tunay na root origin ni Dr. Jose Rizal ay hindi galing sa dugo o sa trace of ancestry. Mismong sinasabi ni Dr. Jose Rizal, nagaling siya sa bansa na nasa rehiyon ng araw. Okay? Wala siyang sinasabi na si Kiyenan, siya yung nasa rehiyon ng araw at yung bansa niya nakapatong kay Kiyenan. Meron bang ganyan? So, hindi trace ng ancestors ng China ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal. Okay? Noon di ang kinaruroonan ng kanyang bansa,
sa rehiyon ng araw. Paano natin matitrace ang kinaroroonan ng bansang Pilipinas sa rehiyon ng araw? Okay? Yun ang pwede mong sabihin. Paano matitrace yung ancestors mo dyan sa rehiyon ng araw? Eh, hindi naman pwedeng ilagay ang ancestors mo dyan. Ilang nakikita ni Dr. Jose Rizal dyan ay yung buwan. Di ba? Line 1 of paragraph 7. Ano sabi niya dito sa Mi Ultimo Diyos? Let the moon see me. Okay? So, ibig sabihin, nandito yung buwan. O, dito. Yan, nandito yung Pilipinas. Ano nakikita ni Dr. Jose Rizal? Yung araw. Yung araw ang wala na siya ibang tinitingnan pa, kundi ang bansa niya, ang buwan, ang araw, ang kalangitan. Okay? O, yun sinasabing rehiyon ng araw. So, yung rehiyon ng araw, hindi mo pwedeng sabihin na Chinese region or region of Chinese. Okay? O root of Chinese ancestry. Napakaluwang niyan. Ano ba? Paragraph 3. I die when I see the sky has unfurled its colors. And at last, after a cloak of darkness, announces the day. Okay, kung merong kadiliman, ay merong kaliwanagan o bagong araw. Okay? So, ang kausap ni Dr. Jose Rizal dito ay bansa niya at ang kinalalagyan ng mga bagay ng Diyos sa kalangitan. Wala na siyang pinagtitiwalaan kung hindi ang mga bagay na nilalang ng Diyos. Dahil huling hininga na ng kanyang buhay, ano pa ang gagawin niya? Kundi ipagkatiwala ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang bansa at sa kanyang sarili, doon lamang sa Diyos na may lalang ng bansa niya. Okay, 'yon ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kaya sabi niya dito sa line 1 of paragraph 8, let the burning sun evaporate the rains. Okay? At sabi pa niya dito sa line 2 of paragraph 12, no? Your atmosphere, your space, and valleys I'll cross. So, yun na yung physical place ng bansa niya. Yung bansa niya, hindi isang inchik o isang blood, no? Kasi walang blood na may atmosphere. Walang Chinese village na may atmosphere, na may space na katulad ng sinasabi niya na nandyan sa silanganan. Okay? May space siguro yung bahay niya, no? Ni Kayinan. Pero hindi kasi doon yung region of the sun. Yung lahat ng mga nakikita ni Dr. Jose Rizal, araw at buwan, hindi pwede magkasya doon sa Chinese village. Masusunog sila sa China. Okay. Kaya hindi tungkol yan sa Chinese ancestors, no? Kundi yung kinalalagyan ng bansa niya at kapaligiran ng bansa niya. Saan makikita ano mga features ng bansa niya? Okay. Mga katangian ng bansa niya. Ang binabanggit niya dyan, di ba? Okay. Ang katangian ng bansa niya ay tulad sa perlas. Okay. Yung China, di naman pwedeng ipareha sa perlas. Di ba? So, kaya mapansin mo na ang mga Encik sa Pilipinas, kung ano-ano mga image din ang kanilang nilalagay, pangalan nila, para lang mapaltan yung kasaysayan ng Pilipinas at magmukhang China o magmukhang Chinese ang kinaroroonan ng mga Pilipino. So, nalalaman natin na pag inisip-isip natin, nakikipag-kompetensya yung mga Encik kay Dr. Jose Rizal at pinapatungan yung mga bagay na sinasalita ni Dr. Jose Rizal na hindi nila kayang lampasan.
Gusto nilang lampasan yung karunungan ni Dr. Jose Rizal at yung karunungan ng Diyos, pero hindi niya kaya, nila kayang lampasan. Hindi nila kayang iliko o hindi nila kayang baliktarin o i-reverse. Ano? Hindi na pwedeng i-reverse engineer yung mga salita ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, ganyan. Katulad ito, halimbawa, napag-usapan na rin lang natin na napakahalaga yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hindi po natin pwedeng tanggalin. No? Ayon kay Dr. Ambit Ocampo, ay huwag nang balikan yung things of the past. Yun na lang daw memory of the future. Ano ba yung memory of the future? Ha? Ay yung inaano mo kami. Iminomold yung usap, yung pangungusap mo sa amin na ang alalahanin ay si Emilio Aguinaldo at si Kiyenan o Blood of Chinese Ancestry. So, hindi yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Huwag mong kalilimutan ang panahon. Huwag mong kakalimutan yung pinagmulan mo kahit sa panahon. Dapat alam mo yung nasa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi pwedeng nanggaling sa China ang Pilipinas. Okay, kasi kailangan mo ng space of time. So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay tungkol sa birthplace of his country. Ang bansa ni Dr. Jose Rizal, ang kapanganak ay nasa rehiyon ng araw. Okay? Kahit basahin niyo sa Biblia, dahil kayo mga Kristiyano rin, ano, lahat ng mga Chinese ancestors or ancestry na nagnakaw ng history ni Dr. Jose Rizal ay puro mga Kristiyano. Halimbawa ay si Kiyinan. Di ba si Kiyinan? Kailan siya pinanganak? Sa China siya pinanganak pero hindi niya alam yung salitang Eden. Yung salitang perlas, hindi rin niya alam na yan ay makikita rin sa Bible. So, lahat ng mga bagay na sinabi ni Dr. Jose Rizal, walang kinalaman sa historical figure of Chinese ancestry sa karagatan. Okay? Dahil ang nasa karagatan ay perlas. Okay? A nation without stains of shame. Walang kahihiyan. Bansang walang kahihiyan. Ano ba yung bansa ninyo? Puro kawalang hiyaan. Di ba? Dito makikita mo o makikita ng lahat ng tao na ang Pilipinas ay bansang mapanalangin at bansang inaapi. Lagi na lang pinahihirapan. Ayaw ni Dr. Jose Rizal makita ang mga tao ay inaapi. At tapos sasabihin niyo na ang bansa ni Dr. Jose Rizal ay China noong panahon ng Qing Dynasty na sila-sila ay nagpapatayan diyan sa China. Okay? So, ang salitang Eden ay hindi place of arrival of an immigrant from China. Okay? Ang salitang Eden na sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi Chinese garden ni Kiyenan. Okay? Bansa ng Diyos. Okay? So, hindi mo pwedeng patayin yung Diyos dito sa Eden at sabihin mo, papatayin ko ang Diyos dahil inapi mo ang apo ng China na si Rizal. Paano mo sasabihin na siya ay apo ng China? Na sinasabi niya yung Diyos ang kanyang pinaghahari sa kanyang totoong magulang at mga iniibig. So kung sino man dyan nagpapanggap na kamag-anak ni Dr. Jose Rizal, yan ay mga pike, dami. No? At alam mo naman na mga encik, ang China ay mahilig mamiki ng mga kasaysayan. Mahilig mamiki ng mga produkto, mamiki ng pagkatao.
mamiki ng isang lugar upang manakop, no? Pirata ng kasaysayan ng mga inchik. Okay? Hindi nyo pwedeng piratahin ang sulat ni Dr. Rosie Rizal. Hindi nyo pwedeng patungan ng dugo. Dahil hindi naman tungkol sa dugo ang salitang Eden. Eden ay isang lupain na ginawa ng Diyos. Okay? At yan ay ginawa ay sa rehiyon ng araw. Okay? So, nasa rehiyon ng araw ang daigdig. Kung nasaan ang planeta, nandun ang Pilipinas. Okay? So, sa makatuwid, ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay bansa na nasa rehiyon ng araw. Okay? So, pagdating dito ng planeta, nandyan din ang Pilipinas. Nasa north of region of the sun or nasa 0 degrees longitude ng galactic longitude. Okay? Sabihin natin na yun ay December. Ibig sabihin, yan yung birthplace ng isang tao. O yung sinasabi nating panahon na ikaw ay namatay. Okay, si Dr. Rosie Rizal halimbawa ay ipinanganak dito. So, nandito ang daigdig. Nandito ang Pilipinas. Sa buwan ng June, nandito ang Pilipinas. So, yan ang ibig sabihin na ang Pilipinas ay aking minamahal na bansa na nasa rehiyon ng araw. So, hindi mo pwedeng ihiwalay ang Pilipinas sa daigdig at gawing kapiling ni Kiyenan doon sa Chinese village. Ang ibig sabihin ni Dr. Rosie Rizal ng rehiyon ng araw, kung dito siya pinanganak sa buwan ng June, at pagkalipas ng kanyang pamumuhay sa ilang panahon, dito siya pinatay. Okay. Sa panahong ito. Okay. Eksaktong kalahati ng rehiyon ng araw. Alam ng mga Chinese na nag-anyong Pilipino o nagpanggap na Pilipino sa mga listahang ito, nakasama nila si Dr. Rosie Rizal. Eh bakit nila isasama si Dr. Rosie Rizal? Kapiling niya. Kapiling nila itong mga inchik na ito. Okay, andyan si Emilio Aguinaldo, Bitigo Belmonte. No, lahat yung mga may pangalan din sa kalsada, sa mga istasyon ng train, tulay, eskwelahan, at mga national highway, no? Mga public places, no? So gusto ng mga inchik talaga na baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang dugo, no? Ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, ang Pilipinas wala sa dugo ng inchik. Nasa rehiyon ng araw. So, paano mo sasabi na itatayo ninyo si Dr. Rosie Rizal kasama ng dugo ninyo? Na hindi nyo naintindihan ng kanilang ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Lahat ng mga kriminal na may kasong pagpatay ay nagiging politician. Di ba? Katulad ni Emilio Aguinaldo. Nagpolitician kasi ayaw niyang mahatulan ng kamatayan. Si Marcos, nagnakaw. No? Andyan din si Duterte, andyan din si Bong Revilla, yung mga nag-PDAP scam. O bakit nyo ilalagay nyo si Dr. Rosie Rizal sa nagaling siya sa China o isang immigrant mula sa China? Si Robredo ay isang immigrant galing sa Fujian, China. Okay? Si General Lepe, sinama nila dito. So, asa si General Lepe? So, ngayon,
The founding of New China. Ito yung founding of New China. Pinsan daw ni Dr. Si Rizal. So, pag binasa mo naman ang kasaysayan ni sinasabi ni Dr. Si Rizal, hindi siya nakipagpinsan sa dayuhan. Nakipagkaibigan lang siya sa dayuhan. Di ba? Sabi niya, goodbye, sweet foreigner. Okay? So, hindi ni Dr. Si Rizal inidolize ang dayuhan o pang ang dayuhan, siya ang maghari sa Pilipinas. Okay, kahit yung magulang niya, hindi niya ginawang dayuhan. Yun ang ibig sabihin ng paragraph 14. Hindi dayuhan ng aking mga magulang sa bansa ng aking Diyos. Kung marunong kayong magbasa ng sinasalita ni Dr. Si Rizal, hindi ninyo pwedeng i-reverse yung sinasabi niya para pumabor sa mga inchik. Dahil alam ng mga inchik na dayuhan sila. Okay, sabi ni Dr. Si Rizal, hindi ko ginawang sweet foreigner ang aking mga magulang at aking mga iniibig. Hindi ko rin ginawang foreigner yung aking Diyos. Okay? So, paano nyo sasabihin ang mga Pilipino ay sila yung dayuhan? At babaguhin nyo yung pangalan ng Pilipinas dahil hindi nyo gusto yung pangalan ng Pilipinas. Pero gusto nyo si Rizal. Na si Rizal, iba naman ang sinasabi kaysa sinasabi sa inyo. So, ang salitang Eden, hindi mo pwedeng sabihin na yung mga tao dyan na nilalang ng Diyos ay mga dayuhan. Okay? At yung inchik, yun yung may-ari ng Eden. Dahil kiklaim nyo na yun ay Chinese Garden ni Marcos. So, yung sinasabing Christian Socialism ay mga komunistang Kristiyano na mga inchik na nagpanggap na mabuting tao pero mangluloko. O meron bang foreigner si Dr. Si Rizal o immigrant na ginawang perlas? Isip-isipin yung mga inchik. Meron ba si Dr. Si Rizal na jewel of the sea na ginawang foreigner? Tinawag na foreigner sa dagat. Bakit hindi ni Dr. Si Rizal tinawag na foreigner sa dagat yung perlas o yung jewel of the sea? Bakit hindi niya tinawag na foreigner yan? Tinawag ba ni Dr. Si Rizal na yung perlas ay foreigner sa karagatan? At tinawag ni Dr. Si Rizal na foreigner dyan ay yung Austrian, yung galing sa ibang bansa. Eh kung galing sa China si Kiyinan at sinasabi niyong immigrant, foreigner siya. Ay bakit foreigner siya? Ay bakit gusto niya na palitan ang pangalan ng Pilipinas at sasabihin walang kasaysayan yung Diyos? Yung Diyos mismo, walang kasaysayan sa Pilipinas. Di ba si Duterte isang Fujian Chinese? Ano ang sabi niya? Ang Pilipinas daw ay may idiot na Diyos. May lukulukong Diyos, sabi ng Fujian Chinese na si Duterte. So, ibig sabihin, si Duterte nagpapanggap na kamag-anak ni Kiyinan at nagagalit sa Pilipino. Samantalang si Jose Rizal, sorrow of sorrow niya ang Pilipinas. Minamahal na bansa. Yung mga inchik, hindi nagmamahal sa Pilipinas o sa birth of origin ng mga Pilipino. Sa magkatubig, nasa mode of invasion ang Pilipinas. Itong mga dayuhang inchik na ito, gustong palitan ang national identity ng Pilipino. Gustong wasakin ang civilization ng Pilipino dito sa rehiyon ng araw. At pag winasak mo yan, wawasakin ka ng Diyos. O
Okay, kailan pinanganak si Dr. Jose Rizal? Okay. Nandito ang lahat ng kapanganakan ng mga inchik. Okay. So, at dito, sinamang nila si Dr. Jose Rizal. So, ang kapanganakan ay napakahalaga sa rehiyon ng araw. Okay. Okay. So, napakahalaga ng region of the sun, hindi lang sa birthplace ng iyong bansa, kundi sa birthplace ng bawat tao. Okay? Si Dr. Jose Rizal, ipinanganak siya noong June 19, 1861. Sa mga tuwid, dito sa eryang ito ang daigdig. Okay? At namatay siya ng noong December 30, 1896. Sa makatuwid, nandito ang araw. Nandito ang planeta. Nandito yung Pilipinas. Okay? So, makikita natin na 35 years old siya nung siya ay mamatay. Okay? So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay 35 years mula ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal from June 19, 1861, bansa ang Pilipinas ng kanyang Diyos hanggang umikot ng umikot ng umikot ang daigdig at naka-35 beses hanggang dumating ang December, nag-stop na ang buhay ni Dr. Jose Rizal dito. Okay. Binawian na siya ng buhay. Pinagkaitan siyang mamuhay sa kanyang bansa. Pero bagamat namatay siya, hindi niya binigay sa mga anak ng bayan ng Province of Fujian ang Pilipinas. Okay? Kundi ibinigay niya yung buhay niya sa kanyang Diyos, sa kanyang bansa ng Diyos. Sinuko niya ang kanyang buhay sa bansa ng kanyang Diyos, hindi sa bayan ng Province of Fujian Ancestry. Okay? So, gusto ng mga inchik na magtayo ng dynasty sa Pilipinas at gusto nila na habang buhay na silang manatili diyan sa gobyerno ng Pilipinas. Sila-sila na lang magpalit-palitan. Ayaw nilang sumuko sa Pilipinas. Gusto nila yung Pilipinas gawing bayan ng ancestors nila. Yung mga Chinese Filipinos na nasa listahan. Okay? Ang gusto nila yung Pilipinas isuko sa dugo ni Kiyenan. So maliwanag na dayuhan itong mga inchik na to na nananakop sa Pilipinas. Dito isinuko ni Dr. Jose Rizal ang kanyang parents, ang kanyang iniibig sa Diyos. Gusto ng ni Dr. Jose Rizal, yung Diyos ang maghari sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga iniibig, at sa kanyang bansa. Sabagat yung bansang gusto niyang makita, hindi yung dugo ng inchik, yung jewel, yung bansang nakatira lamang doon sa dagat. Okay? So, meron bang inchik na nakatira sa dagat at nandoon yung Pilipinas. So, yan ay manipulation ano, na hindi pwedeng linlangin si Dr. Jose Rizal ng puro propaganda ng trace of ancestry. Kasi ang trinitrace, ang gusto ni Dr. Jose Rizal matrace dito ay yung bansang walang mamamatay tao. Walang nagpapahirap, walang nang aalipin. Yan yung bansa niya. Hindi uso dito yung dynasty na gusto mo alapinin yung mga Pilipino, pati Diyos ng mga Pilipino, manipulahin ninyo. At ang magiging people, magiging anghel ng Pilipino ay People's Liberation Army ng komunistang China. Okay. So, sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito na 35 times na umikot ang bansa niya
yung Sorrow of Sorrows, Beloved Filipinas, 35 years lang niyang nakita o tinahanan, naging tahanan. Okay, naging tahanan lang lamang ni Dr. Rosie Rizal yung kanyang bansa na nasa rehiyon ng Araw for 35 years. Yun ang ibig sabihin niyan. So, paano mo sasabihin na yung region of Rizal nasa dugo ng Chinese ancestry? Kaya sinasabi ni Dr. Rosie Rizal dyan, umiikot yung bansa niya ha, dyan sa rehiyon ng Araw. So, paano sasabihin mo yung rehiyon ng Araw ay nasa loob ng blood of Chinese ancestry? Ha? Yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay very sophisticated. Hindi nyo pwedeng basta gawing kwento ng lolo nyong panot dyan sa Fujian, China. Ano? So, yan yung sinasabing region of the sun. So, bago siya mamatay nung December 1896, nung 1896, ano? Nung ika 35 years old niya. So, makatawid, limbawa dito yung December noong last year, bago siya patayin, 1895, December, 1895, oh, nag-January, 1896, February, 1896, March, 1896, April, 1896, eh? May, 1896, June, 1896, birthday niya, July, 1896, August, 1896. So, ito, August ito. Sinasabi niya, in home and country niya, ay nasa rehiyon.